Welcome back, mga kabutingting. Kung napapansin nyo, meron tayong gagawin, si Acer. Ito yung ginawa natin kahapon na ano, na in-upload ko sa YouTube natin. About sa BitLocker. Then, wala na tayong ibang choice doon. And hindi natin siya na-fix. Sinabi natin siya kay customer natin na yun yung sitwasyon. Then sabi niya, sige kuya, i-ano mo na lang. I-format mo na lang. Then kahapon, nung tinatry ko siyang i-format, di ko siya ma-format kasi yung SSD niya is nakalock. So hindi natin mabura yung laman ng ano, ng SSD. Kahit gamitan natin siya ng USB pang format, ganun pa rin yung ano niya, ganun pa rin, nakalock. Then sinubukan din natin siyang i-reset. Ayaw pa rin. So no choice. Then sinabi ko sa kay customer natin na ganun yung sitwasyon. Sabi niya, ano yung gagawin natin? Sabi ko, ang kailangan natin dito sir is palitan natin ng SSD. Para mas madali nating maayos. Then pumayag naman siya at pa-order siya ng SSD. So, ngayon lang natin siya gagawin ulit para ayusin natin yung problem ng laptop niya. So, simulan na natin mga kabutingting. So, ang main problem nito is nagno-no-bootable device. Then, pagka-chinek mo yung hard drive, nakalock siya. Ayan. Nabootable. So, wala na tayong magagawa dyan kundi i-reformat na lang natin. Tanggalin natin yung ano niya, yung SSD. Patayin ko na muna. So, replace tayo ng SSD. So marami na tayong na-encounter na ganung problema. Yung about sa mga files nila. Lagi ko silang ina-advise na every time na gagamitin nila yung computer, especially sa mga teacher, tsaka sa mga nag-oopisina na may mga importanteng files, dapat lagi kayong nagba-backup ng mga importanteng files nyo. Kasi hindi natin alam kung kailan ulit masisira yung computer natin. So it is better to back up your files. Para wala tayong hassle. So ito yung hard drive, ito yung SSD ni customer natin. Papalitan natin siya. Then ito yung papalit natin. 256. Ayan. 256. Palitan natin siya ng SSD. So tabi muna natin to. Kabit natin tong replacement natin.
So, brand new po ito, mga kabutingting. Hindi po tayo naglalagay ng second hand. Request din sa atin ni customer natin na videohan ko raw yung repair. Usually lahat ng mga ginagawa ko, binibideohan ko talaga yan para nakikita ng mga customer natin. So yan. Check muna natin siya kung nade-detect yung nilagay nating SSD. So, punta tayo sa BIOS. Hindi ko pala natanggal yung BIOS password niya. Anyways, madali lang naman yan. Isingko yung camera natin, mga kabutingting. Ayan. So, nade-detect na yung ano natin, SSD 256. Tingnan natin. Tanggalin natin yung password niya. Mas ready natin yung bootable natin. Kulay ng charger niya ha. Para hindi tayo mabitin. Baka kasi mamaya biglang mag low bat. Bibitin yung installation natin. Okay. Hindi nade-detect. Check nga muna itong installer ko, baka mamaya. Itong installer ko may problema.
lang ang abuting tinga. Check ko lang yung ano natin. Kaya, sounds mo nga, naka-record na ako. So, format na natin siya mga kabuting-ting. Yun lang, di na didetect. Format natin yung SSD niya. So pag may mga ganung case akong ano issue na bit locker, ano na kaagad sa akin 'yon. Kumbaga kung tawagin namin is RTO. Ano 'yung ito? RTO or return to owner dahil wala pa akong solution noon eh. Ang pinaka-solution lang nun is i-reformat mo or i-reprogram yung Windows. Ayun, ganun. Sa YouTube may mga tutorial nun ng BitLocker pero parang wala pa akong nakitang nag-work dun sa mga ginagawa ko. Tinatry ko rin yung iba doon ng mga tutorial pero hindi nag-work. So minsan kailangan din natin mag-research para malaman natin kung mayroon tayong fix doon. Pero wala eh. Kumbaga time consuming lang, hindi rin naman nabifix. So better to ano na lang. To advise sa ka-client natin na reformat. Nag-try din ako ng ano eh, yung sa email. Kung meron siyang ano Microsoft account, tinry ko rin 'yon. Hindi ko na lang siya pinakita sa inyo sa hindi ko na lang pinakita sa video na ano, tinry ko yung Microsoft account na 'yon. Hindi rin nag-work eh. Meron na akong na-detect na, meron na akong nakitang ano BitLocker key. Pero pag ginamit ko, hindi siya nag-work eh. So ibig sabihin hindi 'yun talaga yung BitLocker niya. So kapag ganong issue na bitlock na, ayun, matik na yon. So ito kasi ang gusto ko si ni client natin is i-video natin yung ginagawa natin.
paano natin siya pinaformat at ini-install yung SSD. Kung gusto niya naka-video. Paano natin ikinabit. Masarap mag-format pag mabilis ang laptop or computer. Kasi kung mag-aantay ka man, saglit na saglit lang. Hindi kagaya ng mga old na laptop, pag pinformat mo, antay pa tayo. Medyo marami siyang alikabok. Hindi na siya nalilinis ng may-ari. Tanggalin na rin natin yung alikabok. Kahit paano, natanggal natin yung alikabok sa ano niya, LCD. So ipopause ko na lang ito mga kabuting-ting para maiksi lang yung video natin. Then pakikita ko na lang sa inyo yung finished product na. Yan mga kabuting-ting. Natapos na natin yung reformat ng Windows 11. So good to go na to. Meron din tayong naka-install na Microsoft Office. Yan. Excel para makita ni ano ni customer natin. So yan. May Microsoft Office tayo, PowerPoint. Ayan. Okay. So okay na 'to mga kabuting-ting. Na-install na natin yung Windows niya. And wala na akong nakikitang problema. Kagaya nung ano. So install lang ko na lang 'to ng mga basic application. So right after that, message natin si ano, si customer natin para ipaalam sa kanya na okay na 'to. So ayun mga kabuting-ting, maraming salamat po sa inyo and have a nice day po. Happy weekend. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.